5:30 in the morning, January 4. Sana hindi mo ulan ngayon para makatakbo ng maayos. Mahirap mag-umpisa ulit kapag matagal na nahinto sa pagtakbo. Dito sa Lucena, mga 2 linggong mahigit na nag-uulan kaya hindi ako makatakbo. Pero kung desidido ka at passion mo talagang tumakbo, babangon at babangon ka para makatakbo. Itong oras at araw na to, malamig yung hangin, mahangin. Pero ito na yung pinaka magandang oras para tumakbo kumpara sa mga nakaraang araw. So yun, magiging ruta ko ngayon galing dito sa Cosmo Politan subdivision papunta sa Liberiza Heights. Ibisitahin ko yung mga pinapagawang bahay doon ng tent. Let's go. Siguro mga 4:45 na kasi lumabas ako ng bahay ng 5:30. So madilim pa. Madilim pa yung buong paligid. May buwan. So lakad muna, warm up. Dahan-dahan dito at may aso rito. Itong part na to. Ayan, sabi ko na may aso. Kakapul pa. So banda doon, may naririnig ko ng aso. So nahan. Walking lang muna, warm up. Na-vlog ko na to dati. From my starting point sa bahay ni Kuya. Siguro mga 1.2 kilometers yung layo galing sa bahay papunta sa labas. Palalagpasin ko lang itong isang bahay dito kasi meron din tong aso. Mahirap na baka habulin tayo. After dito, saka na ako tatakbo. Maganda yung panahon ngayon. Medyo malamig lang yung simoy ng hangin. Gawa ng parang nag-uulan pa rin kagabi. And medyo sumisikat na yung araw. So, masarap. Masarap tumakbo ngayong umaga. Andito na ako sa highway. Nagbabadya pa rin na umulan. Medyo basa pa kalsada. Sana hindi tumuloy yung ulan. Siyempre as usual, andito ako sa regular route ko. Yung Lucena, Milo, half marathon eliminations. So ito yung killing me softly na ruta ng Milo Lucena leg, 21 kilometers.
talaga pag napahinga ka ng mga ilang linggo. Hindi ako nakakatakbo ng mga almost 3 weeks dahil sa nag-uulan dito. Ngayon nga medyo maulap pa. Nagbabadya pa rin umulan, pero siguro hindi ito tuloy. Medyo okay na siguro yung weather ngayon. Ito yung roundabout ecotourism. Ito pag dinaretso papunta ang San Juan, papunta ng La Illa, San Juan. So ito yung papunta ng Sariaya, itong tinatakbuhan ko. Kasama pa rin to sa ruta ng Milo. Nasa unahan lang yung U-turn slot. Hirap. May nakakasabay naman ako mga runner. Tulad niya, may nilagpasan ako isang runner. Pero mangilan-ngilan lang. Karamihan dito mga bikers. Maraming nagbabike dito kasi maraming ruta na magaganda na pwedeng puntahan. Nakaka 5 kilometers na ako sa aking ruta. Malapit na ako sa Liberiza. As usual, yung U-turn ko doon sa pinapagawang bahay namin ni Tem. So bibisitahin ko muna bago bumalik sa Cosmopolitan. Nandito na ako sa pinapagawang bahay namin ni Tem. Ito yung turnaround point ko sa morning run ko. So, pasukin natin. Ito yung gate. Yung bintana niyan, yung activity room nila. Tapos dito, may malaking sliding door. Kasi ito parang mini garden. So, I hope na gising na sila. Tatay Eddie. Morning, Tay. Yan, mayroon na kaming hamba. Maganda na tingnan. Ito yung main entrance. Sala, dining. Tapos ito yung malaking sliding door. Tapos mayroong mini garden. Dito rin sa harap mayroong garden. Tapos ito yung tatlong malalaking bintana. May hati yan dyan. Yung mini garden. Yan. Tapos yung bintana na yan, yan yung activity room ni Aki. Sliding door para presko sa loob. Tsaka maliwanag. Tapos itong gate. Kaya mahangin dito kasi tapat ng kalsada. Walang nakabara sa hangin. So pero diretso yung hangin dito sa bahay. So malamig. Malamig dito. At pagkagabi. Yung activity room ni Aki. Ito yung door. Tapos ito yung master's bedroom. Ito yung lutuan. Lababo. Ito yung magiging CR. CR. Ito yung guest room. Patay ID. Morning tayo. Tapos ito sa likod, ito yung malawak na magiging garden na landscape namin yan. Dito yung washing machine. Tapos meron ditong dirty kitchen. Ayan. So
Para ako may bundok dito, ito yung Mount Backyard. Pero ipapantay namin itong lupa na ito kasi yung mga pinatag doon dito, tinambak yung lupa. Kaya tumaas itong area na ito. So ito yung likod. Finish na siya. Pero yung ibang part hindi pa. Wala pa yung ibang hamba. Yan. Tapos dito, meron ditong maliit na ilog. So, sa baba. Kaya naririnig nyo yung lagaslas ng tubig. Plus yung mga view na parang nasa bundok. So, perfect yung combination. Yung hangin, simoy ng hangin, yung lagaslas ng tubig sa ilog. Tapos yung tunog ng mga dahon ng mga puno pag hinahangin. Yan. Dahil sa sobrang naming daming panambak, napunta rin yung iba. Parang na-reclaim namin yung area na. Ito yung temporary CR na tatay. Yun. So hopefully makompleto na namin yung mga hamba this week para magano na siyang tingnan at saka ma-finish na yung mga pintuan. Shoutout nga pala kay Islaw. Ay, birthday para ni Islaw ngayon. Happy birthday. Saan ba yung inuman? Pero relax na lang. Si Islaw yung gumagawa ng mga hamba namin sa Cayabas, Quezon. Mga malatubig yung mga ginagamit niyang kahoy sa hamba. Yun, hindi kayang kainin ng ana yun sa sobrang tigas kapag ito yun. So ito yung ano ko, turn around. Sandali lang ako at saka babalik din kaagad. Puro downhill na pababa, so quality run yung gagawin ko para solve yung takbo. Tatay, nagluluto na lang kanilang breakfast. Masarap yan tayo, sinangag. Sinangag. Ayan, sinangag. Tapos meron silang adobo. Adobo sa toyo. Adobo sa toyo na ano, na pata. Sarap. Magandang ano, kombinasyon. Mas masarap yan kung may ano, may konting chili, no, tay? Para may kagat ng konti. Sili. Ang mahal nga ng kilo ng sili ngayon. Sili. Uwi ko, magkatanim ako ng marami sili. Maanghang talaga yung sili ng tayo. Madali lang ata, buhayin yun eh. Kaya ang mo din ibon. Ah, kailangan ng ibon. O lalo pag ano? Malapit ang mga manok. Diyari ang mga dahon. Pwede pala akong magtanim doon ng ano, sa kabila. Kalabansi at saka mga sili. Ayan, di ako magtatagal tayo. Tuloy din ako para makabalik din kagad. Saan sila? Lance? Tutulog pa? Tutulog pa sila, Lance. Magkakas dito si Andre. Ah, okay. Sige. Balik na lang kami ulit mamaya tayo. Salamat. Right, so balik na ako sa Cosmo. Medyo camera off muna para quality run. So ito yung araw ko ngayon. First run ko ngayong 2021. 12 kilometers to, balikan 6 kilometers one way. Actually may konting lagpas pa yung sa 12 kilometers. Salamat, thank you at nakatakbo. Nakatakbo rin sa wakas. Biyayaan ako ng magandang panahon today. So, Happy New Year sa lahat. God bless you and more blessings to come. See you on the road and hopefully sa trails. Bye!